Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Gingerbread Man. Noong unang panahon, may isang matandang babaeng nakatira sa maliit na bahay kasama ang kanyang asawa. Malungkot ang mag-asawa dahil wala silang anak. Kaya isang araw, naisip ng babae na gumawa ng Gingerbread Man. Mahal kong asawa, ngayon ay magluluto ako ng Gingerbread Man. Hinanda niya ang lahat. Maingat niyang pinaghalo ang galapong. Nilapat niya ito at hinulma ang Gingerbread Man. Ah, kay gandang Gingerbread Man ito. Lulutuin ko na ito. Ipinasok ng matandang babae ang Gingerbread Man sa hurno upang maluto. Sandali siyang naghintay at binalikan ito. Ang sarap ng amoy nito. Nilagyan niya ito ng icing para sa bibig at buhok, candy para sa mga mata, at mga seresa para sa mga butones. Nang matapos ang lahat, dagli ang tumalon ang Gingerbread Man. Laking gulat ng matandang babae nang makita niyang tumatakbo ito. Huwag mo akong kainin! Tumakbo ang Gingerbread Man palabas ng bintana. Sandali! Sandali! Bilis-bilisan ang pagtakbo! Walang makakahuli sa akin dahil ako ang Gingerbread Man! Hinabol siya ng matandang babae. Ngunit hindi siya mahuli. Tumakbo siya ng tumakbo. Sandali! Habang tumatakbo, nakita siya ng baka. Ang bango mo! Tiyak masarap kang kainin! Nakatakas ako mula sa isang matandang babae at kaya ko rin tumakas mula sa isang matabang bakang katulad mo! Kayang-kaya ko yan! At hinabol ng baka ang maliit na Gingerbread Man. Ngunit mas mabilis tumakbo ang Gingerbread Man. Bilis! Bilisan ang pagtakbo! Walang makakahuli sa akin dahil ako ang Gingerbread Man! Hinabol siya ng baka, kasama ang babaeng matanda. Ngunit hindi siya mahuli. Patuloy na tumakbo ang Gingerbread Man. At di nagtagal, nakasalubong niya ang isang baboy sa daan. Mukhang masarap ka. Gusto kitang kainin ngayon din. Subukan mo, baboy. Hindi mo ako mahuhuli. Natakasan ko ang matandang babae. Natakasan ko ang isang baka at tiyak na matatakasan rin kita. Bilis-bilisan ang pagtakbo. Wala makakahuli sa akin dahil ako ang Gingerbread Man. Sumama ang baboy sa matandang babae at baka sa paghabol sa Gingerbread Man. Ngunit hindi niya ito mahuli. Tumakbo ng tumakbo ang Gingerbread Man. Habang tumatakbo siya, nakita siya ng inahin. Anong pagkain ito? Ipapakain kita sa aking mga anak! Hinabol ng inahin ang Gingerbread Man. Mukhang masarap kang panghapunan! Iuuwi kita para sa aking mga anak, Ginoong Gingerbread Man! Bumalik ka dito! Nakatakas ako mula sa matandang babae! Nakatakas ako sa baka! Nakatakas ako sa baboy! At kaya ko rin tumakas sa'yo mulinggit! Bilis-bilisan ang pagtakbo! Wala makakahuli sa akin dahil ako ang Gingerbread Man! Hinabol ng inahin ang Gingerbread Man. Kasama ang iba pa, ngunit hindi niya rin tumahuli. Tuwang-tuwa ang Gingerbread Man sa kanyang sarili. Kay bagal naman ang mga ito! Nang makita niya ang ilog, binagalan niya ang kanyang pagtakbo. Natakot siyang mabasa sa tubig. Nakita niyang may umiinom na isang lobo malapit sa ilog. Ang sarap naman pagkain nito. Hinabol rin ang lobo ang Gingerbread Man. Hoy ikaw! Ginoo,
Maaari ba tayo maging magkaibigan? Sige na. Ito ang unang pagkakataon na narinig ng Gingerbread Man ang ganito. Tuwang-tuwa siya. Maaari naman siguro, Lobo. Walang problema sa akin. Ngunit sa isang kondisyon. Ano yon, Gingerbread Man? Maaari mo ba akong tulungan tumawid sa ilog na ito? Oo naman. Bakit hindi? Nakahinga na maluwag ang Gingerbread Man. Halika, Gingerbread Man. Sumakay ka sa likod ko. Tutulungan kitang tawirin ang ilog. Sumakay ang Gingerbread Man sa likod ng lobo. At nang marating ng lobo ang kabilang pangpang ng ilog, hinagis niya ito at binuka ang kanyang malaking bibig. At kinain niya ang Gingerbread Man. Tunay ngang masarap siya. Iyon ang naging katapusan ng Gingerbread Man.